Hello guys, for today's video, manghuhuli kami ng alimango at ito na nga, papunta na kami sa ilog para manghuli ng alimango. Ang unang ginagawa ay lagyan muna ng pain ang bintol. Bumili pala kami ng isda para ipain sa alimango kasi pag palaka yung ipain namin, parang mapait yung lasa ng alimango pag kinain mo. Sa Manila, ang alimango ang mahal ng kilo, samantala sa probinsya, hinuhuli mo lang sa ilog. Isa na lang yung lalagyan ng paib. Pagkatapos niyan, maghagis na kami sa tubig. Parang mababaw yan, Doy. Parang gagapang yung alimango dyan. Babaw, no? Ilagay na tayo dito, isa. Ito guys, maglalagay na ako ng isa. At dahil nga nahihirapan ako, dahil may hawak pa akong kamera, si Dudoy na rin ang pinaglagay ko ng bintol sa tubig. Ito nga magagis na rin, hindi ako makaano, hindi ako makavideo. Yan na, hinagis na yung isa. Unang hagis pa lang. Habang abala kami sa paglagay ng pain, si Jojo naman ay nanguha ng tuwai sa may tabing ilog. Nalagyan niya raw yan mamaya ng sotanghon. Hindi kaya, Mickey. Lalaki? Masarap yan yung halo sa miswa. Saka patula. Lalaki ng iso. Tulay na kawayan ng pala guys ang tinatawiran dito sa ilog. Kaya kung mahina ang loob mo, sigurado hindi ka makakatawid dito. Pag bagong salta ka lang dito, sigurado ang manginginig yung tuhod mo sa pagtawid dito sa tulay na kawayan. Liliit na kawayan? Pagkatapos ni Jojo manguha ng tuwai, nanguha na naman sila ng bagungon. At ang bagungon ay ang paborito kong ulam dito sa probinsya. At ayan nga, nakaisang timba na rin sila ng bagungon. Ang bagungon pala guys sa Manila ay nasa 80 to 120 pesos ang bawat kilo. Samantala dito sa probinsya, napulot mo lang. At ito na nga ang pinakaunang huli namin ng alimango. Medyo maliit siya guys. Maliit ang unang huli namin. Pero yung sumunod dyan guys, medyo malaki na. Ayan o, medyo malaki na siya. Yan ang pangalawang huli namin. Napakadali lang manghuli ng alimango sa probinsya guys, no? Kaysa bibilhin mo pa yan, di ulihin mo na lang, libre pa. At sa puntong ito, ayaw pa nga pumasok ng alimango sa timba. Malamang, ayaw niya pa magpakain. Sa wakas, naipasok na rin. At dahil nga sa sobrang init,
Naisipan ni Dudoy na maligo sa ilog. Napakalalim pala ng ilog guys, lagpas tao ang tubig dyan, kaya kumakapit rin siya sa kawayan para hindi siya malunod pa ilalim. At ito nga, may nahuli na naman kaming isa na medyo malaki, kaso isang piraso lang yung kagat niya. Pasok ka na sa timba para mamaya gagawin kitang butter crab. Bakla. Pasok. Hala, pasok. Pasok na. Bilis. Ayaw-ayaw ka pa eh. Baling-balik ka isa. Okay na. Pwede lang yung baling-balik ka. Nabawad mo pa. At ito nga, may nadali na naman kaming isa na medyo malaki-laki rin. Halatang ayaw niya magpaulam kasi porsigido siya talagang tumakas. Meron din. Hindi yan makawala. Paano ito magpulo yan ito? Wala. Dalawa. Imbis na pauwi na, hindi pa makauwi. Wala sana kaming nahuli. Pauwi na dapat kami. Kaso may nahuli pa kaming dalawa, kaya nagstay muna kami. Jo! Baldi, Jo! Baldi! Uli, hindi niya tapos ko puli yun. Oh, lagay mo. Baka makawala pa ako maglagay. Oh, ito kaysa. Ito na yung gintol. Oh. Oh. Ayaw ka na, ayaw mo dito. Ayaw ka lang ito. Hindi na, dali mo na yan. Wala na. Wala na. Balik ko na lang ito. Oh, hindi ito, paano ito? Dito, sapi ako. Pangda. Dito. At inaahon na nga ni Dudoy ang lahat ng bintols mula sa tubig dahil pauwi na kami. At tinutuhog na nga dito ni Dudoy ang bintol isa-isa hanggang sa maubos. Pagkatapos niya tatalian sa dulo para isang buhatan lang. Walang crabs guys ang aming nahuli at ako nang bahala sa pagluluto niyan mamaya. Pinauna ko muna luto kay Jojo yung kanyang menu na pansit gisado na ang sahog ay tuwai. At niluto ko na nga yung alimango. Medyo nakikipagbuno pa sila sa takip ng talyasi. Gusto pa nilang kumawala sa mga huling pagkakataon ng kanilang buhay. Pinas forward ko na nga dito ang video. Kasi ang iingay ng mga itik at manok sa background. Dahil wala nga mabiling butter sa probinsya. Yung mantikilya na lang sa bakery ang ginamit ko kasi yan ang nabili nila.
Lagay na rin ako dito ng ketchup, pampatamis at pampapula. Ano din eh, wala pera si Dina. Ito na, tapos na at ihahain ko na. Kain tayo guys, umusok-usok pang butter crumbs. Maraming salamat sa inyong walang sawang panonood ng mga videos ko.